Mga utoy, ang Fate's Day Night ay isa sa mga anime na maituturing na nga nating isang classic. Sa video na to ay sasabihin ko sa inyo kung bakit nyo to dapat bigyan ng pansin at ano nga ba ang order o pagkakasunod-sunod ng panonood ng iba pang Fate series. Ngunit subalit datapwat ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa paglabas ng mga bago nating videos. I-like at i-follow ang ating mga social media accounts para hindi kayo mahuli sa mga latest developments at huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating mga platforms dahil binabasa ko po lahat yan. Maraming salamat po. So yan mga utoy, pumunta muna tayo sa mga facts. Ang Fate's Day Night ay isang original adult visual novel na dinevelop ng Type Moon Game Company para sa mga Windows PC. Ito ay unang inirelease sa Japan noong January 30, 2004. At sa kasalukuyan ay nanganak na to ng nanganak ng kung ano-anong storya. Sobrang komplikado na to mga utoy. Kahit dalawang oras akong magdadaldal dito, hindi ko ito ma-explain sa inyo ng mabuti. Pero doon lang tayo sa Fate's Day Night anime na minahal ng maraming tao noong mid-2000s. So ang anime nga na to ay unang sumahim papawid sa Japan noong January 7, 2006. Meron itong 24 episodes, konti lang yan. So tungkol nga ba saan itong Fate's Day Night? Mag-umpisa tayo sa batang si Shiro. Iniligtas siya ni Kiritsugu Emiya mula sa isang hindi maipaliwanag na impyernong dilubyo. Dahil nga sa dilubyo na yan ay maagang naulila sa magulang ang bata. Kaya naman, naging foster parent ni Shiro si Kiritsugu, tinuruan siya nito ng konting mahika maging ang mga prinsipyo ng hustisya. Habang lumalaki si Shiro ay gusto niya ngang maging hero of justice. Hindi rin naman naging matagal ang pagsasama ni Shiro at Kiritsugu kasi namatay din ito ilang taon lang ang lumipas. At ngayon nga na high school na si Shiro ay dito na magsisimula ang kanyang pakikipagtunggali sa mga kalaban. Isang araw after ng klase, may nililinis siya sa loob ng kanilang paaralan. Dito ay nadamay siya sa paglalaban ng dalawang superhuman na tinatawag na servants. Habang siya ay tumatakas, ay napuruhan nga ito. Malubha siyang nasugatan na pwede niyang ikamatay. Pero milagrong siya ay nakaligtas. Kaso ang problema ay binalikan pa siya ng servant para siya ay tapusin. Nang desperado na nga si Shiro para sa kanyang buhay, nagawa niyang isamon ang isang servant na nagngangalang Saber. At dahil dyan ay isa na nga siyang mage na magpa-participate sa ikalimang gera ng Holy Grail. Labanan ito ng pitong servants at mages para makamit ang Holy Grail na may kakayahang maggawad ng isang kahilingan. So yan mga utoy, medyo madugo at brutal lang anime na to. Napakaganda rin ang itinatakbo ng storya. Yung 24 episodes, hindi mo mamamalayan yan. Every episode kasi may kahindik-hindik na nangyayari. Itetest talaga ng anime na to yung mga prinsipyo at moralidad kung gusto mong magpakabayani hanggang saan ka ba talaga, kaya mo bang isakripisyo ang lahat-lahat. Maraming mga bagay-bagay talaga dito sa anime na to ang makakapag-disturb ng iyong isipan. Pero bandang uli, itinuturo nito kung ano ba talaga yung importante. Ngayon naman, kaya gusto ko na Fate's Day Night muna ang unahin nyo kasi ito yung first route. Meron kasing Fate's Day Night Unlimited Blade Works, Fate Zero, Fate's Day Night, Heaven's Feel. Sa game kasi, ito yung mga main routes. Fate's Day Night ang gusto kong unahin mo dahil alam kong domino effect ang mangyayari. Pag pinanood mo tong Fate's Day Night, alam kong papanoorin mo ang Unlimited Blade Works, Zero, pati yung Heaven's Feel. Para sa akin, ang anime na to yung gateway. Tapos, bahala ka na kung anong susunod mong papanoorin. Alam ko na magkakaroon ka ng butas sa puso pag pinanood mo tong anime na to at gugustuhin mo na mas marami ka pang makonsumong ganito. Isa pa sa anime lang na to maa-appreciate mo si Saber. Pero maaaring magbago rin ang taste mo. Posibleng magustuhan mo si Rin, pero ako masaya na ako kay Iliasville. Well anyway, bawat isang Fate ay magkakaiba ang storya. Maaaring iisa ng rules, iisa ng characters, pero iba-iba yung kanilang pagdadaanan. Sana nakumbinsi ko kayong panoorin itong Fate's Day Night kasi sayang, napakagandang universe pa naman itong Fate. Sobrang satisfied ako sa napanood ko. Sana kayo din. So yan, kung nagustuhan nyo itong video na to, share the happiness, share this video. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli.